was not the light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. Muna, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sabay. And the word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong magagabay sa bawat isa. So, as we study this, Panginoon, na importante katotohanan about the Lord Jesus. So, last time po, Lord, yung kanyang glory nakita. Pinakita, Panginoon, kanyang glory. Ngayon, yung mismong glory, aralin namin, Panginoon, mag-reflect sa amin to, Lord, kung paano dapat namin tingnan ang inyong kalulatian kasama niya, Panginoon. So, yun po, Lord, kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Good morning sa lahat. Title po nito is And We Beheld His Glory. And We Beheld His Glory. Ano yung sabihin ng behold? Beheld. Past tense, behold. Ano yung behold? Ha? Behold. Ito po. Beheld is past tense. And we beheld this glory. Nakita, at hindi lang nakita, napagmasdan. Okay? Tingnan natin sa ating ano. Para sakto tayo. Kaya tinignan natin ito eh. Behold, kasi madalas gamitin sa King James. Okay naman sa iba, kaso behold, sabi po dyan, ano yung mga ano yan? Observe, no? Gaze upon. So talagang pagmasdan, tingnan at titigan. Yan, titigan pala sa Tagalog yan. So ang tanong ko muna sa introduction, kayo muna, no? Ano yung mga gusto yung tinititigan? Ano yung ng tao? Kayo? Ano yung gusto yung titigan? Anong alaman ng desktop nyo? O yung ganyan nyo? Hindi nga? Ikaw ba? Gandang lugar? Like? Nga ano? Sino may cellphone dito? Patingin nyo nga. Patingin nyo. Bible verse lang, and then family picture, yan. Patingin, patingin, mga ano nyo. Ano yan? Last toxic na lang eh. Hindi, stop talaga. Patingin, patingin. Motor. Yung mga pangarap nyo, di ba? Ano yan? Nature. Hindi naman yan eh. Wallpaper mo. Patingin. Ayan, ikaw, sarili mo. Ayan. Gusto mo pagmasdan ang sarili mo. Madalas yan, di ba? So, ano pa? So, yan, naka-reflect agad tayo, di ba? Bakit mo nilalagay yan dyan? Yun ang tanong. Parang pagmasdan mo ng iba. Ano ba yung sabihin ng pagmasdan? Bakit pinagmamasdan isang bagay? Kasi, gusto mo, masaya ka pag nakikita mo. Naaalala mo siya, naaalala niya, na-inspire ka. Ako ganun desktop ko, ano, nature, gusto ko nature or space. Okay, nakikita ko kasi yung kaliitan natin. Okay, maliit lang tayo. Pero ang Diyos, ang glory niya talagang madalas sinasabi sa Bible sa space, di ba? The heavens declare the glory of God, di ba? Psalms 19:1. Ganun 'yun eh. So, ano pa? Ikaw pa, May. Anong other? Picture po ng family. Family, di ba? Bakit kailangan mo yung family? Masaya ka eh. Tama po eh. Ako, pag nakikita ko yung mga anak ko, siyempre, siya na yung bida ko eh. Kaya naaalala ko Stephen kasi kamukha ni Stephen. No, kit-kit na Stephen.
Ulit-ulit yan. Tinan yung mukha. Nakokolnihan na yung mga bata. Pero ganun talaga yung magulang mo. Amen. Masaya ka, nakikita ka. Habang lumalaki. So, ano pa? Papunta lang tayo sa libutan. Huwag natin gayahin ha. Pero gusto ko lang kasi makuha nyo yung sabihin yung ang title again natin eh. Sinabi ko na ba? And we beheld this glory. Pinagbasdan natin ang kanyang kaluwalhatian. Eh, by the way, ano ulit yung glory? Kaluwalhatian. Ano pa? The state of great honor. And then, yan, praise, honor, distinction extended by common consent. Ibig sabihin, kinikilala ka. Okay? Worship, praise, honor, thanksgiving. So, medyo sablay ng hindi ganun ka. Eh. So, sa Bible, meron, I think meron din dito yun eh. The height of prosperity or achievement, pwede rin. Magnificence. Splendor and beauty, beatific happiness of heaven. Ito, iba na to eh. Pero sa isa kong dictionary, sinabi doon yung liwanag. Nabanggit natin last time yun, di ba? Kasi ganoon yun eh. Sinasabi yung glory ng isang heavenly body, iba, di ba? Distinguished quality or asset. So, basta yung ganda. Especially yung glory niya. Yung, basta kung saan siya na-honor. So, kaya punta na tayo ngayon sa sanlibutan. Ano yung madalas gusto nilang pagbasdan bukod sa sarili nila? Ala. Meron ganon? Siguro, ganon, no? Kasi ibang alak, mahal eh. Gagawin nila, lalagay nila dyan. Meron pang sariling display dyan. Naiyayabang yan eh. Ano yun? Mga pelikula, na yung ganon, di ba? You have a beer? Ganon. Ginagawa nilang common, kahit hindi. Pero sa iba, common po yan, sa tabang. Ano pa? Mga artista, mga bakit tinitingnan yung artista? Bakit idol? Yan, kagandahan daw, di ba? Pero actually, may halong ano yan, lagi sinasabi sa inyo. Hindi dahil na-offend ako, pero in a way, ganun. Pansinin nyo, ano yung mga maganda raw, matangos lagi, paano tayo? Yung palang racist na, totoo lang, kahit mga naging artista dito, sila nag-set niyan. Okay, tinutulong ulit para beauty standard nila. Patangos, maganda na. Diba, Len, mapayag ka ba nun? Si Edgy, medyo mapayag, diba? Ako, hindi mapayag. Kasi hindi naman tama, diba? Ngayon, yung makinis na, ano, medyo health kasi yun eh. So, medyo maintindihan mo. Pero yung mga, naalala ko ito yung mga boss namin, Jano. Yung Jano, yung mga mukha niya, talagang may coloration problem eh. Lalo mga lalaki. So, ibig sabihin, pangit agad, gano'n. Mayaman yun, ha? Kung anong may bilin nila, kung anong gusto nilang bilin. Yung si Michael Jackson, nagpatulok ka sa ano-ano yun, eh. Kaya nagmukha naman siyang, ano, multo, di ba? So, bakit tinitingnan yung artista? Kasi yun sa palagay nila, yun ang maganda. At pag nila, alagay yun, nakikita lang lagi, feeling nila, gano'n sila, di ba? Kaya ibang mga lalima kabata, ang ginagaya, pati yung tingin, pati yung ngiti, pati yung buhok. Kahit papangit ng iba, gagayahin yun, pati kulay, pati salita, damit. So yun, bakit nila tinitingnan, nakukitan sila, yun. No? So again, in a way, hindi masama, pero yung standard yung inaayos natin. Kasi salibutan niya. Ano pa yung sasabi mo kanina? Achievement. Anong nilagay? Medal. Trophies. Diba, ang sigip-sigip na ng opisina, magkakaroon pa ng sariling ano yan, para lang, trophy ang tag doon. Ano man yan, may sariling lalagyan yan, isa nilalagay sa desk. So, in a way, hindi masama kasi para ma-highlight nga. Pero, ayun na yun. Yun na yung kanilang tinitingnan, pinagmamasdan, ano pa? Rubber shoe. Totoo yan. Bakit yung mga stove, yung pinakamatinding yung nakitang store, yung umiikot pa eh. Magnetic, umiikot yung. Kaya ngayon, mga katulad ni Brother James, may sapatos na, ang galing naman, ang ganda naman. Ganon din yun, sapatos lang yun eh. Pero dahil tinataas ba, parang Diyos-Diyosan, pag tinataas mo yan, kahit artista, lagi mo nakikita, matangos, maputi, matangos. Para sa'yo, yun yung maganda. Okay, so dual ano yan ha.
Medyo naligaw tuloy tayo. Pero gusto ko lang sabihin, ba't natin binibihild, nagmamasdan, kasi para sa atin yun yung epitome of success or beauty, ganyan po yan. Maintindihan na natin, ha? Yung title na yun, isi-shift natin sa tama. Parang last time, The Glorified Christ, yung title natin, di ba? Pero ano yung title natin last time? Sino magaling? Ano yun? As the sun shineth in his strength. Di ba? Yun ang glory ng Diyos. Parang araw na hindi mo matingnan. Ganun siya ka, glory, may honor siya. At kaya nireflect natin sa ating awitan, di ba? Lalo dapat sa preaching at lalo sa ministry. Pag ikaw tatamad-tamad ka na, yung glory ng Panginoon parang wala. Ay, Kristiyano ka ba? Baptist ka ba? O tara, ano tayo? Gala tayo, manood tayo ng kung ano-ano. Maglaro tayo ng kung ano-ano hanggang maghapon. Diba? So, yung glory ng Diyos parang nadidim sa buhay mo. So, sana, pag nalaman ng ibang tao yan, unobserbahan ka na yan, si ano, church na naman yan, Sabado, ministry pa yan. Tapos, mag-aaral pa ng mabuti yan. So, magtatrabaho pa ng mabuti yan, pati yung kasimpera niya, sa ministry pa rin. Ano nangyayari? So, talagang lalo na mamagnify ang Panginoon sa buhay mo, sa mata nila. Okay? So, pero ngayon, ang focus actually natin, tayo na mga mananampalataya. Makikita naman natin ngayong umaga, ang title po natin again, in And We Beheld His Glory. Bakit natin dapat siyang pagmasdan? Nabanggit na naman yung mga bading kanina, di ba? So, ako, sakit sa mata, pangit, nakakasuka. Plus yung spiritual, pag nakita mo yung spiritual damage na ginagawa niya sa lipunan, talaga sakit sa mata eh. Para akong inaano yung mata ko na ano eh. Pwede lang di yung makita, kaso kahit saan, nandiyan na ngayon. Sinasadya nila yun para manormalize, ang tinatawag. Ha, katanggap-tanggap, ayun, ganun talaga iba, bakla. No? So, yan. So, huwag natin pagmasdan ang bagay na kasuka-suka. Pagmasdan natin yung glory ng Panginoon. Amen? We beheld. Tingnan mo yung kanyang glory. So, introduction muna tayo. Saan tapos na tayo kanina? Tinanong ko kayo, no? Ano yung mga gusto nating i-behold? Nakita nyo na. So, may mga tama, may mali, may neutral. Pero, ngayong umaga, ang Panginoon sana ang i-behold natin. Okay? Pagmasdan natin siya. At kulang pa yung kanina introduction. So, yung iba naman, ano pa? Iba naman, ano? Lalo yung mahal na, ano yung mga mahal na gamit bukod sa sapatos? Iba, ginto. Lalagay sa cabinet yan. Andun lang yun, ang mahal nun. So, ang gagawin nila, naano ko lang kasi hindi ko ginagawa ito. Pero siguro, itong bata ako. So, kahit yung mga bata, yung si Steve, si Peter, yung bago yung sapatos niya, katabi niya sa pagtulog. Di ba? Baho nun, pero... kasi bago pa eh. Yung iba naman, meron kang relos. Mamahalin. O syempre, pinapamahanga mo yan. Paano yung mga ginto? Syempre, hindi mo madalas napakita. So, ang ginagawa ng iba daw, yun, nasa cabinet. pag meron silang time, bubuksan nila at ilalagay dyan, anong gagawin nila doon? Basahin natin sa sambay sa Proverbs. Ano, makita natin. Proverbs yun eh. Ito, ay basa, ay Ecclesiastes pala eh. Ready, go. When the Lord is in peace, there are in peace that keep them. And what good is there to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes? Tanong siya, di ba? So, pag yaman mo na, yaman mo na, mayroon kang gintong, ano yan? Sabihin pa doon, o, ba't mo pinili? Napakamahal yun. E, yun daw yung dating pagmamayari ni ganyan, at siya yung ganyan, at siya yung may opposition, ni king, ganyan, ganyan. Ito, binili ng ganun. So, habang pinagmamasdan mo yun, iniisip mo, ito yung dating kay haring ganyan. Yung ibang mga ordinary tao, walang pakialam doon eh. Pero sila, pagyayabang din, i-invite yung ibang tao, di ba? O, tingnan mo yung aking ganyan, parang si Ezekiah tuloy na alaala ko. Parang museum. Ngayon, yung mga, ano ni, kailala ka, dahil tayo kay Quezon, di ba? So, ba't naka-display sa museum? Kasi iba, yan pala si Quezon, ganyan pala ginawa niyan. So, tinitingnan lang natin. So, kasi, ganun po yung katulad ng isang, again, sabi natin, diamond necklace, kung ano man yan. Wala na yun, anong gagawin mo doon? Di mo pwede suot. Nakawin.
gagawin, tingnan muna lang tingnan. So sana nakita natin dun yung walang kakwenta-kwentang activity ng mga taong mayaman na hindi nila lang saan gagamitin yung pera nila. Okay? So balik tayo sa ating text, sabi doon kasi okay, so dito tayo sa Panginoon ngayon. So, introduction pa rin. Ano naman yung glory ng Panginoong Jesus? Dito tayo, ha? Kasi doon pa rin tayo sa topic ng, ito pala yung ating sa series, part ng series ng last time, yung specifics on the Lord Jesus. So una, number one, si Jesus ay may glory. Okay, that is ascribed and possessed. Sabi po sa Revelation, doon muna tayo sa possess. Bakit? Ibig sabihin, meron ba talagang glory si Jesus? Ito po yung sabi. John 17. Ito yung panalangin niya. Naalala niyo, mahabang panalangin niya. Pakibasa, ready, go. O now, Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee. Okay, naintindihan nyo ba? Ulitin ko lang. And now, O Father, nag-pray siya, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Sa Tagalog, Ama, lulatiin mo ako ng sarili mo. Nung kalulatian na meron ako nung magkasama pa tayo. So medyo mabigat yun kasi, again, yung iba kaya hindi makapantay no, sa Panginoong Jesus una, hindi talaga sila. Kahit katulad ni mga loko-loko sa Davao, sino yun? Si Kibuloy. Kahit sabi lang niya yun, na siya ay anak ng Diyos, siya yung son of God. Diba? So ito, kaya mabigat po eh. Mamimili ka ngayon. Ako nung bagong Kristiyano, ganun, kasi ngayon, mabasa ko to, inaaral ko to. Totoo ba to? Dalawa lang yun. Either, hindi totoo yan o totoo yan. Ngayon, kung hindi totoo yan, di parang baliw si Jesus. Diba? Yung iba, yun ang pinipiling alternative. Eh, di ako iniwala dyan. Pero kung totoo to, mabigat yan. Kasi yung glory niya, katulad ng glory ng Diyos Ama. At sabi dyan, i-glorify mo pa ako, parang hindi mo inuutos. Sabi lang, nag-request siya sa Diyos Ama. So mabigat po. Ang gusto ko sabihin dito, introduction pa rin po tayo, may glory ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Amen? Yun ang pag-usapan natin ngayon, ha? May glory siya. At hindi basta-basta. Kasama siya ng Diyos at yan ay sa Kanya. Maliwanag po yan. Hindi yan basta-basta glory. Nanalo kami last year, kami ang champion sa basketball. Oh, galing. Okay. Ano pag-usapan natin? Iba naman. Diba? Kasi wala lang yun. Basketball lang yun. Kung magaling ka ngayon, yung ibang maganda dati, ano ngayon? Wala na. Iba na ang uso ngayon. Pangit na sila. Iba mayaman, nalugi. Iba naman. So yan. So ang Panginoon, kasama niya ang Diyos, ay patay. Mabigat yan. So, number one, in glory ng Panginoon, sa Kanya yan, Jesus. Ang pinag-usapan natin, the Lord Jesus. The glory of Jesus is, He possesses it, sa Kanya yon. At wala nang tapantay doon, wala nang makikisaw-saw pa doon. Amen? Kasi, mabigat po yun. So, again, ha, imagine nyo lang, yung iba kaya nainggit kay Jesus, kasi grabe ito eh. Kaya iba, nag-invento naman sa kanila. Di ba? Ah, may Jesus kayo kami, meron kaming Krishna, may Buddha, mayroong... Pag pinag-aralan mo, kaya magaling din itong mga Kristiyano, alam niyo ginawa ng mga Kristiyano dyan. Kahit hindi nasulat yan, alam ko agad eh. Yung iba, pinag-aralan nila yung mga ibang religion, kasi interesado kami. Mapag-aralan natin yan. Hindi nila sinabi siguro mga Kristiyano, misinari sila or what. Pero inaral nila, so inaral nila, kinatalog nila. So may nasa record na, kahit mga Muslim, sinabi nila yung kanilang pinaniwalaan. Ngayon, pag kinumpara mo ngayon, ah, sino ba yung Buddha na yan? Ah, dati siyang tao na ngayon Diyos na. Ha? At paano siya naging Diyos? Basta, umupo siya ng ganyan at na-enlightened daw siya. So, alam mo agad na walang kwento to. Papauso tong mga to. Para masyado nila kahit paano sa palagay nila kung kaya nila ang Panginoong Jesus. Amen? Ganun din si Muhammad, anong glory ng mga kahit pa ulit-ulitin pa ng mga Muslim, peace be with him, peace be with him, di ba? OA yung mga yan eh. Pag nabanggit lang nila, ngayon si Muhammad, peace in his name, mga ganun. Nakinig niyo ba yan?
Diba? Kahit saan. Kahit saan. So in writing, in speech, lalo na. Kasi para mag-glorify. Pero pag pinag-aral mo yung ano bang buhay ni Muhammad, sino ba siya? Ano ang ginawa niya? Hindi ka ma-impress. No? May kilabutan ka. Sira ulo pala to si Muhammad. Diba? Pero si Jesus, pag tinignan mo yun, talagang mawawaw ka. Wala siyang kasalanan, tapos siya pa yung tumubo sa kasalanan natin. Eh, ang hina naman pala niyan eh. Eh, iniisip niya tayo. At ang glory niya kasama ang Diyos, eh, si Muhammad. Ano eh, pauso lang yan eh. Kaso pag pinag-aralan mo, namatay siya, nabuhay bag muli. Oh, ano imamatch mo doon? Yung talino niya. Sino ditong humahamak sa talino ng Panginoon? Right, Bible, ayun, tanga naman niya, no? Sila yung napapahiya. Again, malalaman niyo kung kayo mismo kasi inaaral niyo. Kung hindi, hindi niyo binabasa yan, hindi kayo may impress, hindi niyo alam sinabi niya. Hindi mo alam kung paano napahiya yung mga tao na gusto siyang ipahiya. Pero pag inaaral mo yan, lalong mag-glorify ang Panginoon sa iyo. You will behold Him. Paano mo siya titingnan, Pastor? Yung pala gusto ko sabihin kanina, no? Yung mga Katoliko. So, basta bakit tayo, wala mo lang tayo matitingnan dito. Eh, kung gusto natin itaas ang Panginoon, lagay mo dyan sa gitna. Tapos, let us behold Him. Tingnan natin isang oras, parang artwork. Di ba yung artwork? Ganun, di ba? Ay, ganun lang itong mga to. Ang galing talaga nung ano nito. Eh, yung mga modern artwork daw ngayon. Kala ko dati hindi totoo yun kasi may mga naloloko sa ano, may mga meme. Alam nyo ba yung saging na nilagay lang ng ano? Yung modern art ngayon. Eh, kasi nakita niya mga tanga-tanga na ito. Ito nagbabayad ng mahal, pupunta sa museum. Titingnan yung mga art. So art daw yun. Yung iba doon parang tilalang physical lang ng mga pintura. Art na daw. Eh yung isang ano, sabi niya mga utu-utu pala ito ang ginawa. Ganito. Nag-iisip ako ng magandang artwork. Eh siguro, nagahapit na. Eh, kasi alam nyo, tatanga-tanga naman yung mga tao. Ang ginawa niya, kumuha lang siya ng saging. Tapos, kumuha siya ng duct tape. Nilagay doon, saging, duct tape. O yan, art yan ha. Naniniwala ba kayo? Parang hirap paniwalaan, pero nangyari talaga. Kaya inaasal sila. Kaya ngayon, obvious na yung kalokohan nila. But anyway, sa artwork, bakit sila yung iba? Yung talaga may mga artist nung unang panahon at mga galing. Titingnan mo yung mga brush stroke, pag tinignan mo sa malayo, ang galing sa parang, di ba? Paano niya nakuha yung light eh, hindi naman picture yung katulad ngayon, digital na, picturean mo, ipiprint mo, di ba? Dati nakukuha niya, tsaka may iba silang way para mapalutang yung, gusto nila, may gusto silang ipaint na message, parang ganun. Kaya sabi nila, a picture, speaks ba? Oh, ayan. A picture speaks a thousand words. Ibig sabihin, sa pagsulat, pag drawing mo lang, marami ka nang pinapahayag. Doon ako, hindi ako ano doon. Pero may naman, may tama yun. Pero medyo sa akin, overrated yun. Ha? Anyway, kung meron kang gustong tingnan si Muhammad, ikutin natin yung Amerika. Pag tinignan mo yung mga sinulat ni Muhammad, maawa ka eh. Oh, as in, inaamin nila, illiterate daw si Muhammad. Alam niyo ba yun? Si Jesus po, baliktad. Napakaganda. Kahit nung batang Kristiyano, yung mga paano niya sinagot, yung mga tanong sa kanya. Yung iba, syempre, hindi ko maintindihan noong una, pero yung paano niya sinagot, hindi lang basta yung sinagot niya eh. But special yung karakter niya at yung pagiging Diyos niya at sa kanan yun eh. Kahit yung wisdom lang muna, mamamangha ka na. Amen? At may series din po tayo dyan. Nung una tayo dito, nag-umpisa tayo lalo sa Alhala. Madalas kong fino-focus yung mga story ni Jesus eh. Kasi grabe yan eh. Napakaganda. Okay? So gusto lang sabihin sa introduction pa rin tayo. Merong glory si Jesus. Amen? Yes. Sa Kanya yan. At ay binigay sa Kanya. So pangalawa, introduction pa rin. Hindi lang yun. No? Itong glory na to, inascribe sa Kanya. Ibig sabihin po, binigay sa Kanya. Okay? Masahin po dito sa Revelation na. Pag sinabi pong ascribe, parang in-award sa'yo or itinuring kang ganon. Okay? Mali-mali ako ng ano. 5:12. Okay. Pakibasa po. Ready, go. Power and riches and wisdom and strength and honor and glory and
11. Okay, yun din sinabi sa Revelation 4, di ba? 11. So sabi dyan, karapat dapat siya. Siya ay pinatay, pero siya nabuhay magmuli. Makapangyarihan siya. Lahat na binigay niya sa kanya. Di ba, imagine mo po yung, again, hari. Lahat na andyan. Hindi lang basta kapangyarihan eh. Magkakasabay na yan. Okay, kahit sa worldly kingdom ha. So alam niyo si David, di ba? Lalo si Solomon. Binasa mo sa Bible, lahat yan pupunta sa kanya eh. Lalo kung may wisdom ka talaga, tapos kinasiyan ka pa ng Diyos. So lahat na, kapangyarihan, pera, kasama yan eh. Hindi pwedeng hindi. Yung wisdom, minsan hindi. Pero minsan, kasama rin yan. Kasi yung mga mayaman, kapangyarihan, nagtatanong yan. Lahat ng, supposedly ng, kung may bibigay sa kanya ng Diyos, okay? Doon yung mga katangahan din na, ano yan, may input yan. Pero madalas ay hindi, kung matalino yan, maglalo siya magiging matalino. Okay? And strength, and honor, and glory, and blessing. So kay Jesus po yan, okay? Sabi dyan. And then, ganun din po yan. So, inescribe sa kanya ng mga angels, saka ng mga yung elders na nasa langit ng time na yon. So, ibig sabihin, sa kay Jesus talaga yan. So, ngayon naman, ang gusto natin focus ngayon, eh tayo, okay. Pastor, like ko na narinig yan eh. Pero totoo yan, pero gusto kong focus ngayon, tayo. Bakit natin dapat titigan? Lagi siyang pagmasdan. So basta, balik tayo sa imahe kanina. Ba't hindi natin ilagay dito? Kasi una, hindi totoo yun eh. Hindi naman yun ang mukha niya. Diba? At sinabi sa Bible, huwag kang gagawa ng ganun. Kaya ngayong umaga, ang focus natin, paano natin titingnan siya with spiritual eyes? Ibig sabihin, hindi talaga ilalagay dito eh. Kailangan, sabi ko kanina, yung pag hinabasa mo yung Bible, lagi mo siyang naalala. Ang talino ng Panginoon, ang galing niya. Later, siya yung maghahari. Kaya pag binabasa mo yung Bible, siya yung naitataas ngayon. At ikaw, na-inspire ka para yung kanina nyo. Di ba? Yung mga wallpaper nyo. Hindi lang yung mukha mo. May inspire ka ba sa mukha mo? Kung self-centered ka, oo. Okay lang yan. Pero ganun talaga. Nung bata ako, sabi sa inyo, ganun. Lahat naman tayo, di ba? Tingnan nyo lang yung mga wallpaper nyo sa mga posts nyo. Ang kakaalaman eh. Pero again, kaya nga tayo nag-aaral para tayo, oy. Kaya huwag kayong mag-post ng mukha ni Jesus kasi walang, hindi natin lalang itsura niya. Amen? So, binanggit ko lang. So, ngayon, salamat sa Panginoon. Dito ngayon tayo. Bakit natin siya kailangang i-behold? Pagmasdan. Again, hindi sa ating mata, kundi spiritually, lagi tayo nakatingin sa Kanya. May problema ka? Tumingin ka sa Panginoon. Amen? Amen. Look unto Jesus. May gusto kong gawin, hindi mo magawa. Mga kabataan ngayon, nagpa-plano na kayo para yung buhay nyo. Diba? Tumingin ka sa Panginoon. Ano pa? Bakit tayo dapat tumingin sa Panginoon at titigil natin siya? Yung pag-aaralan natin. So, number one, John, kanina. Sabi kanina sa ating text, John 1:14, mag-focus tayo mamilit dito, balikan natin. Sabi doon, ganito po yan, okay, sa salwinig, lagi kong ginagamit ito eh. Kaya natanong ko, lahat ba ng tao tinanggap si Jesus? Kailangan maintindihan ng tao yun. Hindi, di ba? Pinapako nga siya eh. Kaya sabi dito, lalo sa mga iglesia ni Manalo naman, si Jesus ba ay tao ay Diyos? Siya ay Diyos kasi siya yung Word eh. Sabi sa 1, the Word, the beginning was with the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang Diyos, ang salita ay Diyos. O sino yung Word na yun? Kaya sa itong text natin, sabi, and the Word was made flesh, naging laman. Sino kaya yung salita na naging laman? At nanahan kasama natin. Sino kaya yun? Parang si Jesus yun. Pero hindi sabi din. Wala bang sinaming explicit dyan. Sabi, and we beheld His glory, the only begotten of the Father. The glory as of the only begotten of the Father. So malinaw. Ay sabi si John 16, sabi si John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, only begotten. Siya lang yun, walang iba. Tayo ay inaampo ng Diyos. Pag tayo naging anak ng Diyos, ampo tayo ng Diyos. Anak din tayo ng Diyos, pero hindi tayo papantay sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi siya lang yung only begotten. Sabi ko, full of grace and truth. Kaya ang point natin dito, bakit kailangan siyang i-behold? Ba't natin kailangan pagmasdan? Kasi ibang bagay, nabanggit ko na yung sapatos, di ba? Kaya yung sapatos, yung bago ng bago. Kasi pag nasanay ka, uy, so ang ganda ng groove, ang ganda ng ano... After mo titigan niya ng ilang araw, tapos may nakita ka na namang bago, ano? Ay, pangit naman ito. Ay, sa mga sasakyan. Yung mga sasakyan, dinidesign daw yan, napakatagal.
Kasi kinoconsider nila dapat maganda yung tingin. Para mabenta nila ng mahal na hindi naman dapat. Pero kasi, hindi ba? Maganda yung design eh, di ba? So ginagawa nila, delay design sa computer, and then, pati yung clay, nagke-clay, ano po sila? Lalo yung mga mamahalin ha, imo-model nila sa clay na sa kanila nitingnan. Unti-unti yung maganda ba? Maganda. Kasi ang mata natin, madaling maloko. Okay? Gusto mo tingnan, mamaya mag-asawa ka rin. Pero ang Panginoon, nakakasawa ba siya? Kung physical lang siguro dati, diba ordinary siyang tao, hindi nga siya dinescribe dito sa Bible. Yung ano eh. Diba, ganito ang kanyang mata, ganyan ang kanyang ilong, wala eh. Kasi ibig sabihin nun, hindi ganun ka-importante yun. Kaya again, ang bibihel natin, yung kanyang glory. At pag tinignan mo dito, sinasabi dito ni John, obviously, nung nakasama nila si Jesus, di ba? Matalino, malapagmahal. Yun ang naalala niya, nung nakasama nila as a person, si Jesus, grabe na, pagmasda natin to, Jesus na to. Amen? At ang glory niya, grabe. Hindi siya pinansin ng iba, pero tayo, naintindihan natin yung glory niya. So, dapat ganun tayo. So, number one point natin, gusto ko lang sabihin dito, ba't natin kailangan siyang pagmasdan? Kasi po, ito ay pinakita na sa atin. Okay? Ngayon, hindi natin pinapakita sa atin, dapat pagmasdan. Pero, glory of God to eh. Ni-reveal sa atin. So, anong gagawin natin? Wala lang, hindi natin papansinin. Isa pa, kaya nga huwag kayong magugulat din yung iba, hindi, walang dating sa kanila yan eh. Pero ikaw, manaka ng Diyos, pinakita sa'yo, anong gagawin mo? Ni-reveal na sa'yo, anong gagawin mo? Pagmasdan mo. Amen? Paano yung pastor? Yung spiritual eyes, ibig sabihin, lagi mo binabasa yung salita niya, nagme-meditate ka sa ginawa niya, kung sino siya. Amen? Behold mo. Hindi yung po tinitingnan mo sarili mo, yung pangarap mong sasakyan, pangarap mong bahay, meron din ba ganun? Ito yung dream house ko. Kaninong bahay yan? Sa'yo ba yan? Ang ganda na ng bahay mo. Hindi, ito yung dream house. Wala pa pala, tinitingnan na. Wala din masama sana, di ba? Pero kung yun ka nang yun, yun ka nang yun. Tapos ang takbo ng buhay mo, for example, sabi natin, hindi niloob ng Diyos sa'yo yung gano'n. Paano yan? Magiging materialistic ka. Kaya yung iba sa amin, kahit yung na-observe ko, gano'n yun na, mag-axi, mag-ano-ano, mag-networking. Kasi yung pinapakita sa kanila, oh, ito yung Diyos natin, nakakanta tayo. Gusto ko magka-pera, purihin ka, pera. Hindi kasi sabi gano'n, pero parang gano'n. May version sila ng gano'n, nakantahan. Kasi yun ang kanilang binibuhod sa ayon. Sana, ang Panginoon ang ating ibihod, lalo yung kanyang glory. Pag nakita mo siya, mananalo later, yun ang dapat nasa isip natin lahat. Magre-reward siya. Magliligtas siya. Amen? Kaya di ka nahihiya pag andyan. Ay, mapunta na naman tayo dito. Mukha tayong ano dito. Kapo, parang gano'n. Kahit pastor na ako, naramdaman ko pa rin eh. Pag iniiwasan ka, ano ba yan, Bible? Nako, yung ginagawa na ako. Nakakaasar na, nakakaawa, nakakaiyak. Pero pag nag-umpisa na ako, alam ko, ito yung magliligtas sa taong to. Tuloy! Amen? At talaga naliligtas na yung mga tao. So by the way, ang gusto ko ng focus natin ngayon na tayo naman. Okay? Kung alam mo na ang Panginoon ay glorious, kakahiya mo ba siya? Nasa sa'yo na yan. Pagpapalit mo ba siya kung anong activity yan? Ay, lahat andito na eh. Diba? Kaya sinasabi ako si Dea eh. Diba? Bata pa naman kasi yun. Eh, kesyo, ano daw siya, nanood ng basketball, sigaw-sigaw. Napaos tuloy. Sabi ko, Bira, sayang naman yung effort mo dyan. Simpleng ganun, di ba? Kasi dati ako ganun din. Alala ko pa nga, ako pa nga announcer eh. Ang saya ng mga tao mag-basketball. Eh, pagkatapos noon, wala na. Eh, iba, pagkakwentuhan pa, di ba? Pagkakwentuhan pa, next season na naman, sino kayo mananalo, sino yung madadrop dito. Pero walang kwenta-kwenta yun pagdating sa Panginoon, pag kinumpara mo. Amen? Sana makita natin yun. Why we should behold this glory? It is revealed. Number one, pinakita na. Yung iba, hindi nakakita niyan. Ang sabi ni Jesus? Ano yung sinabi? Desire. Hanapin natin. Hindi ko abisado, pero alam ko yung mga verse. Para makakita lang natin. Yan. Nakibasa nyo to. Ready, go! And to whom it was revealed, but not unto themselves, but unto us they did minister the things which
are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Okay, meron pa to sa Hebrews, alam ko. Pero sabi dyan, yung mga angels gustong tingnan kung ano yung gospel. Hindi nila malinaw na intindihan po. Alam nyo ba yon? Naligtas din yung iba, pero hindi kasi linaw na sa atin ngayon. Amen? Amen. Pwede mo i-declare yan. Magsalita ka sa maraming tao, i-declare mo yan kasi ang gospel na yan, napakaganda niyan. At sabi dyan, ay galing sa langit, sa Panginoon mismo, na iba yung mga angels. Gusto niya ano ba yan? Di ba, pag ano ba yung mga interesado kayo? Yung pag ay, may mga tinitingnan yung cellphone doon, tingnan niya rin natin. O yung ganda niya, hindi naman kasama sa tingnan natin, oh, bilis. Kasi, interesado kung ano man yun, yung iba, guess, kung ano man yan. Kasi sabi nito, yung mga angels mismo, gustong tingnan yun. Nakalimutan ko sa Hebrews, pero ganun din. Di ba? So sana, yung mga bagay na patungkol sa Panginoon, yun yung interesado tayo. Kasi yun talaga yung glorious, kasi hindi magtatapos yun ngayon lang, sa panahon mo lang. Amen? Anong uso ngayon? Kasi yun, hindi ko na alam sa NBA. Malalaos din yan. Amen? Dati, baliw na baliw yung mga classmates ko sa Chicago Bulls, Chicago ngayon, wala na. Di ba? Pulelat na. Hindi ko alam. So sana yung glory ng Panginoon ng ating tinitingnan, kasi ito yung na-reveal na sa atin, number one. And number two, bakit kailangan natin itong tingnan pagmasdan? Sabi po dito, sa Matthew naman, so Matthew 16, ito po ay si Jesus ay nagsasalita. Okay. Sabi, bisa natin sa 26. Ready, go. What is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? 7, 4. The Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Okay, so later, yung glory ng Panginoon, ngayon, maintindihan natin yung iba, hindi, parang, di ba, yung iba, ay, alam ba yan? Ang hirap kasi nung salita lang, di ba? Pero yun ang pinili ng Diyos sa panahon natin. Pero later, kaya magandang i-behold natin ang Panginoon, kasi later, yan daw ay, according to the Bible, it will be manifested sa kanyang second coming. Pag siya'y dumating, ano mo sabi dito? The Son of Man shall come in the glory of His Father. Parang kanina din. Yung glory na yan po, talagang sa Diyos yan eh. Glory ng Ama, sa Anak. Mapapakita po yan. Kasi pagdating niya, alam niyo na ba yung kwento dyan? Siyempre, second coming, rapture, ano yun? Anong kasama niya? Rapi, wala lang. Nakasakay siya sa Volkswagen. Ano bang bulok ngayon na sasakyan? Dati kasi, pero may Volkswagen na maganda. Anong gagawin niya pag dumating si Jesus, nakabike lang? Sira pa. Parang wala eh. Pero yung sinasabi sa Revelation 19, ang sabi doon, we will behold him, darating siya kasama mga anghel, mga pati mga angels, ang mga saints, at nakasakay siya sa kabayo. Ay, kabayo lang eh. Nakita na ba yung kabayo? Noong unang panahon, yan ang parang yun nga, mga truck. Ano ba mga sikat ngayon? Ferrari, GTR, yan ang mga ano ngayon eh. Yan ang mga tangke, di ba? Ang alam kong pinakamahal yan, syempre, mga plane, mga jet plane. Di ba? Anong alam nyo? Yung pag nakasakay ka doon, talagang matatakot sa'yo lahat. Actually, yung mga jet ngayon, mga fifth generation. Fourth generation parang pala yung ano. Ang kilala ngayon, yung F-35B. Okay, anong ginagawa nun? Malayo ka pa, patay ka na. Kasi nade-detect ka na eh. Yun ang pinaka-feature nun eh. Ang layo mo pa, hindi mo pa siya nakikita, mabagal siya sa dogfight. Pero pag malayo ka pa lang, nade-detect ka na, tong!
Di mo, may darating na lang sa iyong ano, sabog ka na. So imagine mo, ilalo ang Panginoon, hindi sinasabi siya, kabayo lang, di basta kabayo yan. Sabi naman ni Pastor, no, kasi yung technology doon mawawala kasi babalik yung mga tao sa kabayo. Pwedeng ganun, pwede rin hindi. Kasi ang nirepresent yan, yung sinasakyan nung nakasakay. Di ba? Ibig sabihin nun, advantage po kasi sa labanan yung kabayo pag nasa taas ka. Okay? So ngayon, ito yung sasakyan ng Panginoon, advantage siya, alam niya magkakonquer siya. So sabi niya, makikita natin lahat yun. Eh, paano makikita, Pastor? Ang layo nga nung ano. Eh, inaano yan, di ba? Ina-advertise. Kung alam mo yung, may 7th generation jet fighter. Alam mo anong functionality nun. Hindi siya sumakay. Mas malala pa. Amen? Kaya yung mga superhero, ano ngayon, pagalingan, di ba? Sino pinakamalakas na ngayon daw, kunwari? Superman, sobrang bilis. Kahit anong baril, di tinatablan. Ini-imagine lang nila, kasi ganun, ang totoo niya, ito, maganda kay Jesus, totoo to. Pag dumating siya, ano mangyayari? Ito lang yung pinag-usapan, pag mga ligtas na. Hindi natin pag-usapan yung kaligtasan, ligtas na eh. Ano yung dinidesire natin? Bakit natin siya hinahanap? At hinihintay yung rewards. Diba? Kasi especially, alam mo, ano siya, tapat siya, hindi siya yung maluloko mo. May mga anak ko, maglinis kayo dyan, yung pagdating ko, sweldo ngayon. O, sige. Yung mabait sa inyo, mayroon ganyan. O, di isipag yun. Iba, kunwari lang pala. Ang Panginoon, alam niya lahat eh. Iba sa atin, kunwari lang minsan eh. Sa inyo na yan. Okay? Pag dumating ang Panginoon, andun yung glory niya, andun din yung reward niya. Amen? So, yun ang dapat natin pagmasdan, yun ang pinapangarap natin. Yun ang dapat nasa desktop natin, tsaka wallpaper. Ano, second coming. Amen? Eh, kaso hindi natin alam itsura nun eh. Di, spiritual na lang. Amen? Spiritually, yun ang inintay mo. Kaya ka naglilingkod ngayon ng tapat, ano, hindi sarili mo lang, hindi kung sinong babae yan. Anak ko na, mahilig sa anime. Kutusan eh. Pero, ganun talaga mga bata, di ba? Drawing lang yan eh. Nasaan naman Stephen? Drawing lang yan. Ito, salita ng Diyos. Mangyayari ito. Amen? Kaya gawin na natin yung dapat natin gawin. Imagine, ano kaya reward natin? Pastor, tayo, ibang church dyan, hindi gusto winning, yung iba dyan, payabangan pa, yung iba dyan, kaya lang maraming member, kasi pagandaan ng ano, connection. May mga church po yung ganun. Mangyayari sa akin yun, sabi ba naman, okay na usap yung pinaka-boss namin, pagkatapos ng office, patinin mo sa amin yan. Eh, paano hindi dadami member nun? Diba? Tapos pag may special ano yan, at paano tinin mo yan, kung sinong gusto umatin? O ilan ba natin? Lima lang? Hindi, dapat kailangan namin. O sige, pilitan na natin. O, parang sinabad naman sa kanila, basketball naman kasi ng boss nila eh. Uy, walang manunood, walang bumibili ng ticket. O sige, ito mga empleyado ko, yun. Amen, andun ba kayo? Pagdating ng Panginoon, yun tanong. Nasaan kayo? Yun tanong. Kung kayo yung dadat nandito kami, nakasakay dun sa kabayo, kung ano man yan, jet plane. O sige, Lord, ano na, Captain, anong pag-uutos nyo? Pasabugin na natin to. Eh, ba't andun pa si DM dun? Alam, kasama natin yan, ha? Eh, di, sige, wala na, nililigtas yan. O sige, boom, sabog. Ngayon, may yabang yun, Amerika eh. Nakita niya kung paano magparada yan. Yung China, ganun din. North Korea, puro yabang naman yun. Pero yung US ngayon, hindi ko sabi kinakampihan ha, pero example lang. Ang US, hindi na kailangan magparada yan eh. Pinapakita nila mismo sa war field. Diba? Nayabang din nila yan, no? Kita nila, tinatarget nila isa-isa. Minsan, panoorin nga natin yan. Minsan, paalala niya sa akin ha, gusto ko papanood sa inyo yung ano, yung paano pinatay si Bin Laden. Alala niyo sa akin, ha? Operation, ano ba yun? Nakalimutan ko. Anyway, maganda sa Panginoon, ano, pag dumating siya, yung reward niya, nasa kanya. Amen? Ay, hindi tayo pwedeng dayain ng mga iglesia ni Manalo. Doon ngayon sila, kami, glory to God, glory to God.
Uy, yaman namin, Philippine Arena. Sino pa mamayabang dyan? Pero sa Riano, yaman na rin eh. Eh, siyempre, lalong Katoliko, di ba? Oh, hindi siya nga. So, yayabang niya ngayon. Eh, dumating si Jesus ngayon. Anong gagawin sa kanya? Ang glory and ang reward ng Panginoon nasa kanya. So, ang glory niya, ito, yung tunay na glory, hindi yung pakitang tao lang. Itong mga false religion na to. So, ano mangyayari? Nakukuha niya na ba? Nakikita niyo na ba yung glory ng Panginoon? Eh, basta pinag-uusapan lang natin eh. Yun na nga yun eh. Ubus yung mga yan, yung mga pagkunwari. Yung mga kunwari lang, mga hindi naman ligtas. Kala lang, ligtas sila. Nag-imagine nyo, no? Sana, ano yung reward ko sa Diyos? Hindi ka nga ligtas eh. Patay ka. Eh kung ngayon, ligtas na tayo, mag-ipon na tayo ng rewards. Ay, sigurado po yan. Parang naalala ko na, yung tatay mo kunwari, gano'n, nagaling abroad, mayaman tatay mo, anong gagawin mo? Dito ka, uy, darating kasi sa akin. Ganyan ka na eh. Bibili ako ng ganyan, bibili ako ng ganyan. Yung mga anak ko, bisa pag tinatanong, anong gusto mo? Wala nang masabi. Ano nga ba? Ang gagawin nila, pupunta na sa, ang daming laruan doon. Kaya hindi ko binibili lahat, di ba? Pero minsan, excited ka. Dapat, amen? Kung may reward ka, kung mabait kang anak. Ang problema, kung alam mo, hindi ka maayos na anak, paano yun? Naku, palo, darating si tatay. Paloin na naman ako nun. Sana tinitingnan natin ang glory ng Panginoon. Pagmasdan natin. Grabe yan. Hindi ka na nagbabasa, hindi mo binibehold ang kanyang glory. Amen? Amen. Ang ginagawa mo, hindi ka nagbabasa. At least yung iba kasi nag-aaral pa lang. Amen? Basta ako nagbabasa, hindi ko lang nilalagay. Di okay. Pero maganda para ma-encourage ka din. Amen? Amen. At yung iba, para sa inyo. Last. So una, bakit natin kailangan i-behold? Kasi pinakita na, number one. Pangalawa, hindi lang pinakita, it is manifested. Talagang pinakita. Mangyayari. At alam nyo naman yung second coming, ang sabi doon, every eye shall see him. Hindi, kahit yung, ay, wala kang pakialam siya dyan eh. Kahit wala kang pakialam sa kanya, pag dumating na siya, makikita at makikita mo siya. Amen. Diba? Parang ginagawa sa atin ngayon, mga bakla, kahit ayaw mo, may napakita sa atin. Tayo, pwede tayong lumingin, pwede tayong tumalikod. E paano pag nagniningin na yung ano? Dumating si Jesus, nagniningin na yung sky. Hindi ka titingin. Siyempre, curious ka rin eh. Titingin ka doon, pati sa television, makikita siya. Wala kang choice. Kaya ngayon pa lang, ano, pagmasdan mo na yung kanyang glory. Amen? Para ma-inspire ka din. Pag nadi-discourage ka kung saan-saan ka tumitingin, kung sino artista. Dati nung panahon namin, may meme na naman ako nalang. Kasi mga Koreano doon nung panahon nila, ano. Nakita niyo ba yung meme na yun? Hindi. Paalala niyo sa akin. Yung mga Koreano kasi nung panahon namin, lalaki ng katawan, no? Yung kalaban daw ni Jackie Chan. Nakita niyo, yung medyo duling. Kasi yung laki. Yung may mga Koreano ngayon, ngayon. Mga parang bakla na, di ba? So, ba't ba nasabi yun? Kasi huwag kang... Sana hindi yung mata natin nandun sa mga yun. Lilipas yung mga yun eh. So una, it is revealed. Pangalawa, it is manifested ang glory ng Panginoon. Why should we behold this glory? It is revealed, it is manifested. Ito yung pinakamaganda. Baka nangyantok na kayo. Basta puro sa kanya naman yan eh. Baka Jesus naman yan eh. Sarili kayo naman eh. Yung maganda nito, hindi lang yung sa kanya. Alam nyo ba yon? Sabi sa Matthew 19. Ito yung ba yun? Yan, so nagkakwento siya about of course the kingdom of God, the kingdom of heaven. Pero sabi dito, si Peter ay nagtanong. Okay? Parang kayo, di ba? Minsan natanong niya yan, di ba? Pastor, ako, we pray, Bible reading, bibigay pa, ilingkod pa. Si Peter ganun din, nakapag-isip-isip siya, oh Lord, parang napaka-zealous namin, sumunod kami sa iyo, ganyan-ganyan. Ano mangyayari sa amin? Nabanggit natin kanina, di ba? May rewards. Sabi ni Peter, lahat siya, iniwan namin. Ngayon, ang sabi dito, paibasa niya sa 28, ready, go. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which shall follow me, will return
judging the 12 tribes of Israel. So, maganda ba yung glory ng Panginoon? Anong glory niya? Yaman, sabi nga, kapangyarihan. Mayayabang yun, yung mga may pangyari, sabihin lang nila, oh, kaya patinin mo lahat ng empleyado na yan. Susunod yun. Kasi may kapangyarihan eh. Pero later, sino may kapangyarihan daw? Ang Panginoon, di ba? Pag-usapan na natin. Pero hindi lang. Masabi dito, sa mga apostol muna, masabi dyan, okay, ngayon, nahihirapan kayo, pero pag ako'y dumating na, anong gagawin ko sa glory ko, sasarilinin ko ba? Di ba kahit saan po yan eh, kahit yung mga tagapaglingkod, for example, na kung sinong presidente ngayon, si Marcos, siya yung nakikita lang natin, pero alam mo ba lahat ng tagapaglingkod niyan, may party lagi yun, may balato yun. Di ba? Ay, ayan yung ano ni Marcos, ayan yung ano ng presidente. Di ba? Ito yung ano ni Trump, ganyan, ano ni Biden. Ganon din gagawin ng Panginoon. Of course, yung kanyang mga tagapaglingkod ay kasama sa kanyang glory. Di ba? So siya yung pinaka-pinaka, pero yung mga apostol daw, ano sabi? Meron din kayong posisyon. Di ba? That shall sit in the throne of His glory and shall sit upon 12 thrones. So lahat kayo may thrones din, hindi, sa mga disipulo. Especially sa kanila, sa mga apostol. Okay? Judging the 12 tribes of Israel. Ito mga Israel lang. Ito, obviously tayo, meron din ibang place. Okay? So balik tayo sa kanina. Ano yung mga pinagtititingnan nyo? Yung medal. Ano naman yan? Yung sasakyan. Kaya pera. Yun na lang. Pera. Sino yung pinagmamasdan ng pera dito? Kahit picture lang. Ang maganda dyan, kaya wag mo daw iduluin yung mga artista. Di ba? Sabi ni Pastor lagi ito eh. Tingin kayo nito, palakpa kayo dyan, supporta kayo dyan. Hindi naman ibabalotuan yan eh. Pang-asal lang ba? Totoo din eh. Di ba? Ay, katapos na, ay, nanalo kami. Wala ka namang ginawa eh. Nanood ka lang eh. Amen ba yan? Laban ni Pacquiao. Baka iba sa atin, ganyan pa. Kasi ba, medyo nabawasan na nga eh. Pero dati, nagkukwentuhan kami niyan. Sabi ko lang, ayun ba na? Sinikisa. Pero ako, hindi ako interesado. Kaya, nagkaroon ako ng pagkakataon yun. Kaya, si ba, hindi na masyado. Tama ba, ma'am? O, ganun pa rin. Nagkabisado pa rin ni Badminton yung ano eh. So, kasi nga, para sa atin, walang kwenta dapat yan. I mean, ilagay mo lang sa lalagyan niya, di ba? Pero yung andyan yung isip mo, pero yung Bible, di mo alam? Yung problema. Kahit mga pasto nga, kaya nga nagkakamali, even sa, yan, sa tribulation lang. Importante kasi yung timing. Kasi naghihintay tayo, sino hintay natin? Eh, naghihintay kayo sa Antichrist, eh. Hindi ko hinahantay yun. Hinahantay ko sa pagdating para ma-warningan ako at yung mga tao ma-warningan ako. Iba yun. Kasi iba, pag hindi mo alam yung Bible, kasi hindi ka nakatutok eh. Ang dami po ngayon. Hindi ako nag-aamo ng away dito, pero kahit tanongin mo yung mga pasto, Pastor, ano ka ba dyan? Pre-tribe o post-tribe? Ay, hindi ka na mag-aaralan yan eh. Ha? Pastor yun ha? Baptist pa. Kasi hindi na sila nakatingin sa Panginoon. Amen ba? Kung nakatingin ka sa Panginoon, alam mo darating to, alam mo darating to, hinihintay mo yun. Anong kasama nun? Kailan? Anong party ko dun? Hindi mo iwasan yung party ko? Pag-usapan lang, kunwari ka lang dun. Oh, praise the Lord, praise. Okay. Pero yung buhay mo, hindi naka-align. Kasi kala mo, wala kang parte. Pero ang totoo, may parte ka doon, of course. Kaya point number 3 natin, ano, bakit dapat ang i-behold dyan? Huwag mo na i-behold si Michael Jordan, kanyang, ano, ang mamahal po na, alam nyo ba yung hamahalang poster dati? Iba naman, yung poster na kung ano, ni Daddy, yung binibili yung poster din yan, eh. Either barrel, or ano ba, poster ng kasakyan. Ano dapat mo tingnan? Ang title natin ngayon, and we beheld this glory. Sana tingnan natin lagi si Jesus. Kasi number 3, it is shared to us. Yun ang maganda, di ba? Pwede mong, yung sasakyan na yan, tingin ka na tingin dyan. Anong party mo dyan? Una, si Stephen, tingin ng tingin sa sasakyan. Ang ganda talaga yung sasakyan ito. Bakit? Kasi minsan nakangarap na, o, pag namatay si tatay, huwag naman. Kanino yan, di ba? Inisip mo, sa akin ito, ako ang God drive nito, di ba? Eh, sa Panginoon, ang maganda sa kanya, hindi siya mamatay, di ba? Pero, may party tayo sa kanya. Amen? Amen? He will share His glory. Sabi dyan, no? Shinare niya sa 12, pero sa atin din yung share yan. Pero depende nga sa katapatan natin. Amen? Amen? Tanong, tapat ba tayo?
Gaano katapat? Yan ang sasagutin. Hindi nyo kailangan sagutin. Gawin na lang natin. Amen? Paano tayo magiging matapat? Unang pray. Pray ka lagi. Okay? Hindi yan po ang pray. Hindi lang puro hingin. Alala nyo yung... Natapos na rin natin yan. Di ba yung ask? Ano yung ask? Adoration. Supplication. Thanksgiving. May supplication. Nakalimutan ko. Acts pala yun. O, yan. Acts. Ano yung C? Confession. Confession. And then? Thanksgiving. And then supplication. So, yung paghingi sa Diyos, yung pag-pray, hindi yung puro hingi. Amen? Pero isa talaga yun. Kasi ganun ang original lang ng prayer eh. Pray ka, umihingi ka. Pero, purihin mo man naman siya. Amen? At kilalanin muna siya kasi paano ako makapag-pray. And ito, pinofocus natin ngayon eh. So, hindi tayo tinatama dapat. Siya yung pinakamanalalo in the end. Winner siya eh. Tapos, ang tingin mo sa kanya, mababa. Kinakahiya mo siya. Hindi ko naman kinakahiya eh. Sabi mo lang yan eh. Sa action, magkakaalaman kung kinakahiya mo, Panginoon. Hindi. Amen? Pag nandun tayo, share tayo salita na, hindi tayo nahihiya. Sila mahiya. Kung pinuntahan ako ng Jehovah's Witness dito, hindi na sila nahiya. Hindi sila iniwala sa langit at impyerno. Paano yun? Silang dapat mahiya. Tayo, hindi tayo dapat mahiya. So again, alamin mo yung kalooban ng Diyos. Practice mo, ituro mo sa iba pag master mo na. Amen? At kahit di mo master, yun, supportahan mo lang yung gawain. Mag-invite ka lang. Kaibigan mo naman yan. Diba? Magulang mo yan, kung sino man yan. Invite mo para maligtas. And then, pag naligtas, makakaasa na rin sila ngayon, matuturuan natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Alala ko yung inyong picture. Maganda nyo dun, iba, wala pa. Mag-iisip pa lang paano po post. Ang sarap tingnan, amen? Hindi ka tulad ng mga nakikita natin yun. Mga bakla na ngayon, hindi malamang babae, lalaki. Ang pangit. Eh kung ganyan, mga tunay na babae, yung mga lalaki, saka na kami, wala kami ganyan. Mas magandang tingnan para ma-encourage din kayo. Amen? Yun ang pag-boost na natin. Pero hindi lang. Ano lang eh, sakto lang, di ba? Si Shana, late pa eh. Yung ang ganda rin, pag nakikita ko, nakapalda, di ba? Kaso, kilos lalaki, bata pa eh. Kaya sana, behold, sabi ito, and we beheld this glory. Amen? Amen? Behold natin, lagi natin siyang isipin, lagi siyang tingnan, nakatingin ka doon sa future, even sa present. Sa present, paano mo ma-behold ang Panginoon, for example? Tulad na bagit ko kanina, pagkumpara-kumparahin mo lahat yan, Iglesia ni Manalo, Catholic, Muslim, Hudyo, lahat yun, impyerno eh. Ikaw lang yung langit. Lagi mo isipin yun, hindi yung kayabangan. Tingnan mo, totoo ba yun? Kung totoo yun, o kayabangan ba yun? Pasalamat ka na lang. Isa ka sa mga naligtas, kung ligtas ka na. Kung ligtas ka, salamat sa Panginoon. Amen. Yun lang yung tingnan natin. Ano pa? Aral niya, Bible, yung katotohanan niya. Doon ka dapat nakatingin. Hindi sa katotohanan, paano ba nagkapera? Yung mabilis. Yung nagpa-AP ako, may nakasalubong ang office mate namin. Sabi ba naman, medyo napayuhan ko rin kasi bata pa na ewan. Medyo matanda na rin, pero mag-30 na, mag-asawa na. Sabi ko, oh, kamusta ba? Anong sinasabi niya? Ako, pastor. Ay, pastor. Hindi niya alam na pastor ako. Alam niya. Ako, mukhang pera ako. Gusto ko agad man eh. Yung mga ganung, ano yun, di ba sa trabaho? Ewan ako, anong pinapalabas? Ano, para malamang na ganyan ka, ganun. Ay, ako, mukhang pera. Gusto ko agad. Mataas eh. Ang target ko sa buhay, kinasabi pa sa akin eh. Ano magagawa niyan? Sabi niya, kasi mag-aasawa na ako, kailangan ko ng, sino mga ayaw nung, hindi kailangan ng pera, di ba? Sabi ko, umpisa kami, wala. Ganun lang, magsikap ka lang. Amen? Pero lalo sa atin, no, balik tayo dito, magsikap din tayo. Amen? Para, pagdating ng Panginoon, nakikita mo na, uy, ako yung may reward doon. Hindi ka tulad na iba dyan, hindi nag-soul winning, wala sila. Kaya tamad sila eh, kasi hindi sila nakatingin. At iba sa atin, ganun din. Amen-amen ka dyan, pero hindi ka nakatingin. Malalaman mo nakatingin ka talaga. Alam mo, Bible, ginagawa mo yung dapat mong gawin. Hindi mo na kailangan tanongin. Excited ka ba sa pagdating ng Panginoon? Hindi na tatanong kasi laging soul winning eh. Excited yon kasi anytime pwede nga yun. Hindi anytime ha. Check namin. Pero yung sabihin, malapit na yon. Sabi kanina, His reward is with Him. Ay, hindi. Ako hindi ako interesado dyan eh. Naku, hindi ka wise. Hindi ka interesado sa reward.
ano ka? Amen? Amen. Sa December nga lang natin eh. Wala pa yan. Ano bang pinaka-maximum na pwedeng ma-receive nyo? Wala pa nga eh, di ba? Lalo ngayon, marami tayong utang. Pero, pag dumating ang Panginoon, ano? Hindi nga. So kaya again, and we beheld this glory. Tayong pinaka-message ngayon, behold this glory. Tingin tayo lagi sa Panginoon. Amen? Titig, tingin, tingin. Alamin. Para excited din tayo. Talaga meron tayo. Amen? Well, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again na makita namin. Yung iba, minsan kami din, nakatingin kami sa ibang bagay, nakatitig kami, nakatingin kami sa tao, ano pwede magawa ng tao sa amin, ano man yan. Ang even kung anong uso ngayon, minsan nadadala rin kami kung anong uso ngayon, parang niisip din namin, katulad nila, na ito yung uso ngayon, ito yung dapat namin pagkabalaan. So, pero ngayon, tulungan niyo po kami na tumingin kami sa inyo at mag-umasa, Panginoon, na sinabi niyo rin sa inyong salita paano kami makakaasa ng maraming rewards, Panginoon. So I pray, magtapat ang bawat isa, alamin, patuloy, Panginoon, may problema, ito po yung magtiwala kami sa inyo, and then harapin yung problema, Panginoon. Hindi takasan, hindi, Lord, ay harapin. Kasama ka namin, Panginoon. Ilang po, Lord, again, bless our fellowship. At each every one of us, Panginoon, kayo pong mga ngalaga sa aming tabaho, sa aming mag-aaral, Panginoon. Ngayong lunch namin, I pray na kayo pong basbas sa nasa sa nag-prepare. Magpalaan niyo po aming mga salusuluhan din at aming service mamaya. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.